meron ng mga katulad ni na Dwight Ramos, Scottie Thompson, Kai Soto at NBA star Jordan Clarkson, ay masakit nga ang pagkatalo ng Gilas sa Lebanon dahil kung tayo ay nagmimintis sa mga crucial plays, ay sa kabilang banda ay meron namang tila literal na nakatunganga na lang ay nabagsakan pa ng grasya at nabigyan ng pagkakataong patulugin ang nagpupuyat na Pilipinas. Nakakadismaya ay alam nyo bang talagang hirap tayong talunin ang Lebanon at sa 5 beses na pagtatagpo ng 2 sa FIBA Asia Cup ay 1 beses pa lang nananalo ang Gilas kontra dito. Kailan pa ba huling nanalo kontra Lebanon at sino-sino nga ba ang bumuo sa Gilas team na ito na nagpadapa din noon sa 21-year-old na si Wael Araqchi? Pero bago tayo magsimula mga kadribol ay papakilala ko lang sa inyo itong 1xbet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. GCash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out kaya register na sa 1xbet. Kung nagtataka ka kung bakit 5 beses pa lang nagkakatagpo ang Lebanon at Gilas sa kasaysayan ng FIBA Asia Cup, ay eto ang dahilan. Hindi kasi laging nagkakasama sa iisang bracket ang dalawang kuponan at kung ang Lebanon ay madalas umabante hanggang dulo, ay madalas din ang Gilas ay nalalaglag sa unang bahagi pa lang ng kompetisyon. Unang tinalo ng Lebanon ang Pilipinas noong 1999 at ang huling tatlong talo ay noong 2017, 2022 sa Jakarta, Indonesia at sa katatapos lang na laban noong Biyernes sa home court ng Lebanon, buong tatlong yon ay under coach Chot Reyes. 2015 FIBA Asia Championship ay nagkaharap ang 21 years old Wael Araqchi at Lebanon kontra Gilas para sa kanilang quarterfinals battle. Binubuo nga ang Gilas team na ito ni na Matt Ganuelas Roser, JC Intal, Sunny Tos, Asi Taolava, Dondon Ontiveros, Ranidel de Ocampo, Mark Pingris, Gabe Norwood, Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Castro, Andre Blatch at pinamumunuan ni Coach Tab Baldwin. First quarter ay nagkaharap agad si Araqchi at best point guard in Asia na si The Blur, Jason Castro. Dahil naman sa mainit na pagsisimula ni The Blur at Andre Blatch, ay sa pagtatapos ng first quarter ay lamang ang Pilipinas 20-16. Second quarter ay kay The Bro Terence Romeo naman nakipagsayaw si Araqchi at malaking bagay nga ang mga hustle plays ni The Beast Calvin Abueva at pabao ni Hodor para panatilihin ang kalamangan ng Pilipinas. Sa third quarter ay sinusubukan naman ni Araqchi na atakihin ang depensa ni Castro pero bigo ito at sa isang play ay naagawan at naka-score pa si The Blur. Hindi naman mapigilan ng Lebanon ang napakainit na kamay ni Jason Castro at sa pagpasok nga ng fourth quarter ay may dalang 8-point lead ang Gilas Pilipinas. Nagpupumilit mang makahabol at suportado pa ng Chinese crowd ay sa isang tagpo ay pinatahimik nga ito ni Andre Blatch. Nag-iinit na si Blatch at dahil sa magandang move na ito ni The Bro kontra Araqchi ay 10 na ang kaalamangan ng Gilas. Hindi naman sapat ang sagot ni Araqchi na 3-point shot at magandang free throw shooting ni Youngblood dahil napaka-steady pa din ang Gilas sa dulo. Matapos mag-ambag si The Bro ng 10 points, Blatch ng 24 points, Castro ng 25 points at strong message ni Calvin Abueva sa Lebanon ay pinatulog nga ng Gilas sina Araqchi 82-70. Sa larong ito ay ipinamalas nga ni Jason Castro bakit siya ang best point guard in Asia at sapat din ang maingay na laro ng NBA center na si Andre Blatch para patahimikin hindi lang ang kalabang kuponan kundi pati na ang home crowd.